I think, guys, this is the Balay Negrense. And we're going to get inside kung pwede. Para makita, matour ko kayo sa loob. Ayan. See, ang ganda. I was amazed. Ayan. Let's go, guys. Pasukin natin. Yeah. I think it's na... Yan. Welcome to the Balay Negrense Museum. Entrance fee nila 170. Ewan ko kung yan pa rin yung entrance fee nila. Pero yan. Pagpasok mo sa Balay Negrense, ito ang bubungan sa iyo. A very big facade of the house. And it's very old. And merong naka-display na siguro ginamit to nung may-ari ng bahay ang house. And may mga lumang ano. May nagtutour sa taas, hindi na ako nakaabot. Kaya ako na lang mag-isang iikot. May mga bagong dumating na tourist. So, ang tourist guide is magbibigay siya ng mga history or kaalaman kung ano yung nasa loob ng mga bahay. Kaya, sasama na lang dito. And then yung mga photographs na rin doon. Kasi photographs ko naman before and after restoration ng bahay. So, this house po, it was abandoned for almost 12 years. In the mid-1970s, especially yung sa ceiling ng porta. And then later on, isa dun sa ako, nag-decide yung bahay, i-donate sa isang foundation, which is the Negros Cultural Foundation. Balay Negrense po yung tawag ng Balay, is bahay, Negrense kami yung mga taga-Negros, because yung mga gamit donations from different prominent family na taga-Negros namin. Going kami ngayon sa second floor ng bahay. Nakakatakot. Ang lambot na nung hagdan. Yes. So, this is the main house or the main living room. We have here another 6 bedroom. So, pinakadong is master's bedroom. Kung sisilipin po ninyo lahat ng wardo, meron silang interconnection door. So, pwede ka bumusap from room to room. Yung purpose din yun, because before, every time they are guests, yung mga kids, nila talaga dumagbuka lang sa bahay. Hindi ka pwede labas ka sa mga wardo kasi nakamalas rin yun. So, if you want to go sa kabilang room, sa dining, ma'am, sir, it looks creepy po, I know. Oh. Pero mahal yan, ma'am. Parang yung napapanood ko sa horror. So, kung mahilig kayo, ma'am, sa house, magugustuhan nyo. But if you have phobia, ay lang. Pero mahal naman siya, ma'am. They are required to learn how to play musical instrument, gano'n. Yung magandang babae po na nasa training na yun. Susan Magalona, not related po, ma'am, sa mga Gaston, but kita, friends. Tapos na ang tour, guys. So, iikot tayo and we're going to look up close and personal sa mga things na nandito sa loob ng museum. Pwede naman umikot kahit tapos na ang tour. May piano dito. And then may first room. I think this is e-office.
picture nung may-ari. A very old table and chairs in the office. Tapos merong mga pictures dito. Ayan. Ang ibang pictures, as in sa sobrang tagal na ano na siya, na yung kumupas na hindi nakita. Yan, mid-1900s pa yung ano niya. Mga old pictures, nag-ano na siya. Nag-fade na. And yung owner po niyan, ma'am, si Jose Gaston, isa po doon sa 12 na anak. Maybe you're familiar po sa Oro Plata Mata yung movie? Yes. Bahay po na ginamit sa movie na yun, bahay po yun ng mga Gaston, ma'am. Bahay po ni Jose Gaston, yung owner ng motorbike. Ah, okay. Po. Kaya lang yung dating po sa ibang municipal. This is the another room. Ito yung isa sa mga anak ng may-ari. Nandito yung mga pictures nila. Ito, pictures ni Emilio Gaston, governor ng Negros Occidental from 1934 to 1937. Medyo, may maririnig kayo sa background kasi meron ulit nagtutour. Ako tapos na, so nag-room na around na lang ako. An old telephone. This is the place going up. Okay. And the wagon place. This is the one room. Yan. Ayun, this one, yan daw is a radio, an old radio type. Then, yan daw yung upuan ng paglalaki. Wala siyang parang crown dun sa ibabaw. Ang old aparador. Tapos yun, old maleta kung magta-travel ka, this one. No? Tapos eto, wedding gown.
ni Loxine. Ayan. Tapos ito yung kanyang wedding album. Ayan o. Tapos ito yung gown nung sinuot niya. That one. Ta, ito siya. Yun. Ito is tita ni Frances M. Si Susan Magalona. Isa siyang professional model. Ayan. Isa siya sa pinakamagandang babae ng Negros nung time niya. And this side is meron old typewriter, old TV, tapos yung radio na merong yung plaka. Tapos doon is merong old tawag camera. Isusum ko kayo para makita. Yun, old camera, tapos adding machine. Tapos dito sa side is yung wheelchair. Meron daw polio yung may-ari niya. Kaya as you can see, merong ano doon. Old ventilador, toolkit, sapatos. And old na study table. Meron ulit nag-tutor kasunod namin. Upuan ng babae, ginagamit din dito pag manganganak. Kapag babae, katulad yun, parang may crown sa ibabaw. Yan daw ay gamit ng babae. So kasi dati, kung ayaw nilang marumihan yung higaan nila pag nanganak ang babae, dito sila nanganganak. Kaya mahaba itong ano ito. Yan, itataas dyan yung dalawang paa, tapos dyan manganganak yung babae. E yung color yellow, yan, is wash basin nila. Kasi noong una daw, hindi, ano, ang mga babae, lagi naliligaw, so punas-punas lang dahil mahirap ang tubig. So, kada kwarto, merong ganyan, wash basin, punas-punas ng muka, ng katawan. Yun is yung, ano niya, yung beauty, ano niya, tokador. Yan. Tapos yun, ang old na damit. Collection ng mga dolls. Yan. Parang yung mga napapanood ko sa mga horror movie. Kaya, pero okay lang. Pero ang mamahal na niyan ngayon, di, because that's our all collective. Collectibles. And ang iba dyan daw is mga porcelain. Na yung pao. Ang dami collections nila kasi ganyan daw mga dolls ang una nung una. Mga maliliit lang. Every time na pumupunta daw yung may-ari nitong bahay kung saan bansa, bumibili siya ng representative nung country na yon nung doll. Yan. Ito. Ang dami. Wakas, narating ko rin after ilang years. Napuntahan ko rin siya. I bought souvenirs. One is yung ano nila, asukarera ang tawag nila. And then another one is yung katedral nila dito sa Silay na pinuntahan ko kanina. And then this one, ito yung Balay Negrense. Ano nila. This is a ref magnet. Yan. 3 for $100 ang bili ko. So, yan. Para meron akong souvenir sa aking pinuntahan. Okay.
Okay. Tapos na ako sa Balay Negrense. Right now, pupunta na tayo sa El Ideal pala pronounce noon, hindi El Ideal. So, bibili tayo ng pastries. Hilakot ko ano yung bestseller nila doon para may pasalubong naman ako sa bahay and remembrance dito sa Silay City. Ito na tayo sa El Ideal. Bili tayo ng pagkain. Habol pa tayo. Yan. Meron silang mango tart. Mga veggies to. Butterscotch. Meron akong hinahanap yung ano nila eh. Ano nila dito? Angel cookies. Pasensya. I think this one kukuha ako nito. Kuha muna tayo ng basket. Tayo ng pasensya. This one. Bread stick. Ito, choco chips. It's 98 pesos. Para matigas siya. Ito yata yung ano nila, yung best seller nila. Ito yung binili ko, yung best seller nila, yung guapol. Ayan. Ito, lagi na naman kami kumakain ng kasaba. So, this one, kakaiba. So, we will try this. Ito yung kilala sa El Ideal. Nandito ako ngayon sa El Ideal. Ang daming bumibili, oh. Maya may mga pumapasok na tao. May mga kumakain din kasi restaurant din dito. So, pahinga muna tayo dito after ng pag-iikot. Inom muna tayo ng water and then we're going back to Bacolod. Ayan o, ang daming bumibili. Got my guapo pie. Then, and pasensya. Let's go back to Bacolod na tayo. Thanks for watching, guys. Don't forget to like, comment, and subscribe.